Sa mga nagbabalak na pong bumamili ng mga school supplies, samantalahin na po ang araw na ito hanggat hindi pa dagsa ang mga namimili sa Divisoria at mababa pa ang presyo nito. Mayulat on the spot, si Rida Reyes. Rida! Tama yan, Maris. Baga matatlong linggo pa bago magpasukan, may mga ilang nila nang nagpupunta rito sa Divisoria para mamili ng mga school supplies. Sa kahabaan pala ng Reto Avenue, parang kabutin ng nagsulputan ang mga pwesto ng iba't ibang school supplies. Bagamat hindi pagaanong dagsa ang mga mamimili sa mga kalye ng Divisoria, umaasa ang mga tindero na makakarami sila ng paninda habang papalapit na ang pasukan. Sa pinakahuli nating monitoring, stable ang presyo ng mga pangunahing school supplies. Ang 80 leaves na notebook, 9 pesos lang, maliban na lang kung tinahi ang gilid na may dagdag na piso o 10 pesos. Ang lapis, 6 pesos, habang 7 pesos naman ang ballpen. Ang 8 pieces na crayon set, 25 pesos, 40 pesos ang 16 pieces, habang 60 pesos naman ang 24 pieces na crayons. Ang intermediate pad paper, 12 pesos, habang 20 naman ang long pad. Ang school shorts, naglalaro mula 60 hanggang 100, depende sa sukat. 100 hanggang 180 pesos naman ang palda, habang 60 hanggang 120 pesos ang blouse at polo. Ang school bags, 100 to 350 pesos. Ang ilang mamimili, inagahan daw ang pamimili habang hindi pa siksikan at para mas mahaba ang kanilang panahon para makapatawad. Bukod sa presyo, prioridad din daw nila ang kalidad ng produkto, maigi raw na pinag-aralan ng label para siguradong safe para sa kanilang mga anak. Maaga kasi, nagmamadali pagka next week pa. Hindi mo mas darami pa yung tao pag next week? Oo, siksikan. Ganito, wala kami maiwanan ng bata kaya sinasama ko eh. As long as hindi siya toxic. As long as non-toxic yung material, it's okay. Kailangan mo pa rin tignan, di ba? Kung anong klase siya. To make sure din na yung mga bibilhan mo, safe din sila. Ngayon po makakabenta na siguro kami kasi malapit na yung pasokan. Yun naman talaga usually yung pag malapit na, yun na yung fix na talaga. Samantala, Maris, kaunting update muna tayo dyan sa sunog na sumiklab sa anim na palapag na New Divisoria Mall noong Webes ng madaling araw. Sa mga oras na ito, Maris, ay nagpapatuloy pa rin ang mapping operations ng Bureau of Fire Protection matapos ideklarang fire under control ang sunog kahapon ng hapon. Napasok na rin daw ng Maris ng mga bumbero ang ground floor ng gusali pero hindi pa ang basement kung saan itinuturong nagmula ang apoy. Di pa rin daw tukoy ang sanhi ng sunog pero tinatayang nasa 250 million pesos ang naitalang halaga ng pinsala. Maris? Maraming salamat, Rida Reyes.